Bawal na yung follow-up. Huwag ka nang mag-message sa mga subscribers. Guys, gusto mo pang malaman yung bagong update. So, ready ka na. Let's go. Chatbot marketing, bro. Nirelease ni Facebook yung security nila. Hindi ka na dapat nagme-message sa mga tao. Okay? After 24 hours. Ano yun? Kasi recently, itong mga nakaraang mga taon, naging sobrang spammy, lalo na yung mga internet marketers, online marketers. So, hindi naggawa o hindi nagamit ng tama yung tinatawag na subscription. So, ibig sabihin, yung mga business pages, yung mga chatbot nila is nagsisend, nagfo-follow up doon sa mga tao na hindi naman talaga interested o yung hindi naman nag-engage pabalik doon sa page. Kasi kailangan talaga, alam yun, normal, organic, a natural way yung mga tao nag-message sa'yo. Ngayon, ginagawa kasi nila dati na message na message. Ano nangyari? Hindi naging magandang impression sa mga subscribers. Either dinidelete, nagre-report. So ngayon, binaban ni Facebook yun. So in 2020, make sure na fina-follow mo yung guidelines. Ano yun? May mga tamang tagging para dyan. But as a principle, you can only send o broadcast, okay? Doon sa mga tao na nag-engage sa'yo within 24 hours. Pwede kang magbenta doon, mag-promote ng website, ng ticket or webinar or about your product na lalabas doon sa messenger. Pwede yun. But outside, kailangan mo ng tamang tags para dyan. Ano ba siya? Update ba siya about sa binili niya? Update ba siya about the event? Okay? So, reminder ba siya on something na related doon sa una? Pero kung gusto mo silang i-broadcast, no, na outside, mayroon talaga ipopromote, kailangan ka nang gumamit ng ads para dyan. Okay? So, ngayon, ang kailangan mo nalang gawin to make a way, strategy, para maging engaging yung chatbot users. Okay? So, guys, don't be spammy. Be an ethical marketer and know talaga kung ano yung kailangan nila para ma-deliver mo yung tamang message. This is DJ again. And I hope to see you on the next videos.